Welcome back to my YouTube channel. This is Miss Rose Vlog. Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe, like, click the bell button para updated kayo sa next video ko. Guys, good morning. Mag 1 PM na dire. Kapag na yung pagkuntingan ko lang guys, kaya akong amor is yung ganahan mong tagak-tagak. Mahogaw daw po ang lamisa. So, muna ako ni pagkuntingan ako ni tagsatag sa pangwaon. Kaya muram ko na siya abog na ugma. Kaya okay pa mo. Panay, dali rak ay siya nito. Tapos kaninang umaga, ganito pa siya. Ganito pang mukha niya. Eh ngayon, pag hapon na, ay namumukadkad na. Ang ganda sana, pero ito problema. Mag-abog-abog, mag-tak-tak din siya. Gata na eh. Ba't singal ng bulaklak? Walang alam sa bulaklak. Kawawa ka naman, girl. Kababae mong tao. Wala kang masyadong alam sa pangalan sa mga bulaklak. Tsaka na siguro pag mag-asawa ako, baka mag nalalaman ko ng mga pangalang bulaklak. Siyempre magtatanim ako kahit hindi yung hiyang yung bulaklak sa akin. Itatanim ko pa rin yan. Mukha-haggard ko yun eh. Diyos ko din. Launa na guys. Hindi ko paglalaman sa pag. Ay, nako. Kasi bibili siya. Hindi ganito bilihin niya guys. Iba. Ito kasi ayaw niya ganito bilihin. Kasi yung problema nito pag mamukadkad. Itong itim-itim niya. Magtagak-tagak na siya. Kasi lalo na pag yung mantel na tela. Madumihan talaga siya. Tapos hindi pa naman yung mabilis makuha niya. Paglaghan. Mamansa-mansa pa siya. Wala pa yung amo ko guys. Oo, 1 PM na nga din. Tsaka, nakain pa lang din ako. Hindi pa ako kumain. Ang dami kasi yung ano na. Nagpitin. Yung mga bag, ahaw yung mga damit. Kuhan pa na akong gihango. Hindi pa nga tapos sa mga kwarto sa mga amo. Yun pa ko sa mga bata. Hindi ko na minubos lahat. Kung sa hanggang saan yung time na pwede, doon na ako. Kasi hindi naman lahat to, ubos ko yung time. Gumbaga na ng damit, hanger. Dami pa rin yung trabaho ko guys. Ngayon, nandito yung mga anak ng kapatid ng amo ko. Yung luluto pa ko ng kaniya ako nila. Diyos ko pa. Pero okay lang dito. Makarelax naman pag gabi. Makatulog pag gabi. Okay lang kahit matagal matulog pag gabi. Malapit na rin ko sa pangilis. Mga 8 days na lang, pasokan na nila. Nagising naman ang maaga, 6 o'clock. Para panggisingin yung mga... Matagal, panggisingin yung mga alaga ko. Diyos ko po. Aabutan niya yung mga alas 7. 7 na mahigit. Gigisingin ko mga alas 6 na dyan. Tapos gigisingin yung mga alas 7 pa. Tapos hindi pa makaalis lang sa CR kasi iiglip-iglip.
Pero ang sabi naman nila, depende naman yan. Kahit anong grado nyo. Mas matalino ka man sa eskwelahan, pagdating sa trabaho sa diskartehan nyo. Yun lang. Araw lang kung lang mag-diskarte. Maraming naman din matalino, hindi naman successful. Kasi dami nga mga mga professional din nag-abroad. Kasi hirap din sa Pilipinas. Kunti lang yung sahod. May magandang trabaho, opisina. Tapos kunti naman sahod. Dami yung mga bawas na benefits. Kaya ganun pa rin. Mas pipiliin pa rin mag-abroad guys. Oo nga. Dati parang ayaw ko rin mag-abroad. Pero naranasan ko mag-abroad. Maka-adjust ka na rin. Matitiis mo na yung mga dating ayaw mo na gusto mo nang umuwi. Pero iniisip mo rin kung kaya ka. Bakit yung sahod ka dito sa abroad? Makukuha mo ba yung buo pagdating sa Pilipinas? Hindi naman. Eh buti dito sa atin, pag mag-abroad ka, makukuha mo yung buo na sahod. Makahawa ka ng buo. Eh doon, pamasahe. Sagot mo yun, pagkain. Gusto kong mahal-mahal naman ng pagkain mo. Ulam nga, manok, para lang itong dati. Yung presyo na yun, parang buo na yung manok. Ngayon, wala na. Isang hiwa na lang yung manok. Wow, 60. 60 yata ang isang hiwa ng manok. Friends, kasi di naman kalakihan din na friends, guys, mahal na din. Kung mahilig ko ako sa friends, guys. Kahit saan ako, hulog-hulog nagsugod yung tuwan. Mabilis lang kasi ko siya ito bumukad-kad. Una pa lang guys, mahirapan na talaga akong adjust dito sa oras. Yung bako pa lang ako nahirapan na ako. Gusto ko lang na isang taon lang ako. Gusto ko umuwi. Kasi unang kasing amo, kapatid nito, ang amo ko. Di talaga itong amo ko ngayon, iba yung amo ko dati. Yung pagpunta ko dito. May kasama ko dati yung auntie ko, siya yung kumukuha sa akin. Kasi lang, isang taon lang ko din sa kanila. Isang taon, tsaka 3 months yata. 3 months. So, na nga.
ibang lugar. E nagtataon. Kasi naghanap din itong kapatid niya, itong amo ko na ngayon. So ako, pinasa ako. Ay, sabi ko nga, isang taon na ako, tapusin ko na yung unang amo ko. Isang taon ko yun. Pagkatapos pag-anak ko dito, isang taon rin. So, gusto ko lang ganun uuwi ako. Pero, pagka ilang ano din, iniisip ko, kung uuwi ako, nahirapan din ako maghanap ng trabaho. So, sabi ko na lang, nasanay naman din ako, naging bait naman din sila sa akin. Okay na rin. Hanggang pag-uwi ko, bumalik na naman ako. So, ito na. Hanggang ano na ako dito. 6 years na ako sa kanila, guys. Okay naman din sila, mabait naman. So, tapos na, guys. Wala na. Tanggal ko na lahat. Ayan. Pero tingnan nyo, dumi-dumi pa ngayon dito. Pero okay na, at least. Yung iba, lalabas na to. Bukas ko na naman puputulin. Yan siya. Ang gulo pa nga dito, guys. Ching. So, thank you, guys. Bye-bye. Thank you for watching. See you in my next video.